Tunay itong anak ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay nasa loob ng banal na linggo. Magsimula ang mahal na mga araw, banal na linggo o Holy Week, sa araw na ito. Araw ng mga palaspas o linggo ng mga palaspas. Magkaroon lang tayo ng konting background sa ating mga gawain at mensahe na rin kung paano natin isasagawa ang pagninilay sa taon-taon na nating ginagawa. Ngayon lang mukhang maluwag na tayo kaya lumabas tayo sa konting lugar sa maiksing daan para patungo dito sa simbahan. Pero ginugunitan natin ang pagpasok ng Panginoong Hesus sa Jerusalem. At ang sigaw ng mga tao, Hosanna sa anak ni David. Kapag sinabi nating Hosanna sa anak ni David, ang tinutukoy ay ang pagiging hari ng Panginoong Hesus. Si David ay kilalang hari ng Israel. At siya ang nagsisimula ng monarkiya o kaharian ng mga hari. Ngunit ang Panginoong Hesus ay ipinagbunying hari ng mga hari, yung pagpasok sa Jerusalem. Hindi naman kaagad siya namatay. Pagpasok niya sa Jerusalem, nagulo muna ang banal na lungsod. At maraming nagtatanong, sino ito? At ang mga sagot ng iba ay, si Jesus, ang propeta na taga Galilea. Ang Galilea ay north o hilaga ng Judea. Palaging ginagawa yan ng Panginoong Hesus, yung paglalakbay mula sa Galilea patungong Judea, na kung saan nandoon yung Jerusalem, na kung saan ang templo ay nakatayo. Kaya hindi yan bago. Ang bago lang ay ang pagsakay ng Panginoong Hesus ng isang bisirong asno o hindi pa nasakyan at nakasakay at sumakay siyang papasok sa Jerusalem. Ang mga mandirigma, kabayo ang sinasakyan. Ngunit si Jesus ay asno. Larawan ng pagpapakumbaba. Ang ibig sabihin, ang hari ng mga hari ay mapagpakumbaba. Pagkatapos ng nagulo ang Jerusalem, tahimik muna, pumunta muna ang Panginoong Hesus at mga alagad sa tinatawag na mataas o upper room. Doon isinasagawa nila ang huling hapunan at paghuhugas ng paa. Pagkatapos doon, pumunta muna sila sa bundok ng mga olibo. Doon makikita sa bundok ng mga olibo ang Getsemani. Palagi rin ang Panginoong Hesus doon kapag nananalangin, doon niya ginagawa ang panalangin sa Getsemani. At doon siya hinuli o dinakip. Pagkatapos niyang dakpin, dinala siya muna sa bahay ni Anas. Ang Anas ay, si Anas ay biyenan ni Caiaphas. Si Caiaphas ay ang
pinakapunong saserdote. Makapangyarihan siya. Namumuno siya sa 70 na konsiho, kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Sila yung alipin ng Imperyong Romano. Sila yung tagapagpatupad ng batas ng Imperyong Romano sa Jerusalem. Ngunit ang kanilang kapangyarihan ay limitado. Hindi maaari silang magdesisyon, lalo na kung ang desisyon ay tungkol sa pagpatay. Kailangan nilang ilapit sa gobernador ng Hudiya, at ang gobernador ng Hudiya ay si Poncio Pilato. At si Poncio Pilato, bagamat mayroong pag-iisip na wala naman talagang kasalanan ang Panginoong Hesus, ngunit natatakot siya sa mga kataas-taasang kapulungan. Sa katunayan nga, yung isang batalyon ng mga sundalo, gwardiya niya yun. Ganon ang takot ni Pilato na hindi karaniwan, dahil si Pilato ay isang malupit na gobernador. Pwede siyang magsabi na ipako sa krus. At yun ang parusa kasi ng mga taong lumalaban sa Imperyong Romano. Pero sa araw na yun, hindi niya kaagad masabi yun sa Panginoong Hesus. Kailangan pang ipagpalit ang isang bilanggo, si Jesus Barabas, para magkaroon siya ng dahilan na maipako si Jesus sa krus. Si Jesus Barabas ay isang revolusyonaryo, isang leader ng mga Hudyo na nagnanais na lumaya ang kanilang bansa mula sa Imperyong Romano. Sa kahuli-huli ang sandali ng buhay ng Panginoong Hesus, nagpalaya pa siya ng isang revolusyonaryo. Ang sunod na istorya, nahatulan ng Panginoong Hesus, kinukutya, hinihiya. Dinan natin ulitin kung paano siya hinihiya. Pinapasan siya ng krus, ipinako sa krus, ipinagitna ng mga kriminal hanggang namatay at ibinaba upang ilibing, at ang nagbaba sa kanya ay mga kasapi ng kataas-taasang kapulungan, si Nicodemo at si Jose na taga-Arimatea. Si Jose na taga-Arimatea ay mayroong libingan at doon siya inilibing. At pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. Yun po ang pasyon ng Panginoong Hesus, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay na ginugunita natin sa loob ng 1 linggo. Kaya inanyayahan tayo na makiisa sa pagninilay sa araw na ito. Kaya yung iba, marami ng mga ititatayo na mga pabasa, mga lugar kung saan babasa. Wala namang problema nun. Yung iba ay magsasagawa pa rin ng panalangin ng daan ng krus. Lalong-lalo na sa Huwebes Santo, magbisita iglesia. Magka-problema lang sila pag isaman nila ang simbahan natin sa bisita iglesia, dahil ang dala-dala nila na gabay o yung ginagamit ng kaayusan ng daan ng krus ay luma, at ang ating ginagamit dito ay bagong daan ng krus. Ang luma ay magsisimula sa paghuli sa Panginoong Hesus at magtatapos sa paglilibing. Ang bagong daan ng krus magsisimula sa huling hapunan at magtatapos sa muling pagkabuhay. Kaya malilito sila. Pero yun lang
Ginagawa nila yun. Sa araw din, sa panahon din ng loob ng banal na linggo, maghuhugas tayo ng paa. Kadalasan, mga lalaki ang hinuhugasan, nagre-represent sa 12 apostol. Wala kasing babae pa noon eh. Yung mga babae noon, taga-silbi. Nagsiserve ng alak at tinapay, pero yung nakaupo ay mga lalaki na hinuhugasan ng paa. Hindi pa natin nasubukan na maghugas ng paa ng babae. Sakasakali, ngayon lang, kung hindi darating yung mga lalaki, sana huwag dumating yung mga lalaki para yung mga babae ang mahuhugasan ng paa. Okay ba? So, tandaan natin yon. Inclusive na tayo. Pwede siguro mayroong representative ng kababaihan at kabataan sa paghuhugas ng paa. Gagawin natin yun. Sa loob din ng linggong ito, babalikan natin ang 7 huling wika ng Panginoon. Biyernes yon. Ngunit hindi yun natin gagawin sa loob ng simbahan dahil mainit na panahon at naka-online naman, halos lahat naka-online. Mamimili lang tayo kung sino yung magaling na boses at sino yung pangit na boses at ano yung magandang tinatalakay at ano yung hindi maganda. Kasi marami na noong panahon na winika ng Panginoong Hesus ang huling wika, wala pang wifi. Kaya wala tayong magagawa noon. Kailangang makinig. Ngayon, mayroon na. Kaya ang sinasabi natin, gagawin na lang natin pag ninilay sa Webes sa Biyernes Santo, mayroon pa rin tayong uulitin natin yung pasyon. Maganda naman, no? Yung pasyon na binabasa ni Brother Deacon Dan dito, uulitin natin na may parte bawat isa sa atin. Mayroong Pedro, mayroong Caiaphas, mayroong Pilato, para dramatic. Gawin natin yun, pero alas 3 na ng hapon. O pwedeng, igawin natin 2:30. Hindi na masyadong mainit yon. Kasi mayroon pang veneration of the cross, yung paghalik sa cross na hindi hahalikan. Yuyuko lang tayo. Ganon din ang gagawin natin sa banal na Hesus, sa poong Hesus, sa banal na sepulcro. Kasi kung sepulcro lang ang ating hahalikan, wala pong puod doon. Ang sepulcro ay empty tomb. Walang laman. Kaya ang tawag natin yan, yung ating sepulcro na yan, ang Panginoong Hesus sa banal na sepulcro, dahil nandyan siya. 3 araw siyang namatay at muling nabuhay. Naging pari ako sa Pako. Ang patron ng Pako ay Poong Hesus sa banal na sepulcro. Hindi maiwasan yung mga hindi magkakasundo, hindi maiwasan yung mga salita na minsan nakakasakit. Sabi ko sa mga taga-Pako, pagpatuloy tayong nag-uusap at nagtataasan ng boses, hindi matatahimik ang Panginoong Hesus. Bigyan naman natin siya ng pagkakataon na maging mapayapa yung kanyang pagkahimlay para magising sa muling pagkabuhay. Kapag hindi siya nahimlay na mapayapa, baka makalimot siya sa pagkising. Kaya simula noong sinabi ko yon,
panahon na kung saan ginugunita natin na ang Panginoong Hesus ay namatay, wala nang pumupunta sa simbahan, baka daw sila hindi magkasundo at magsasagutan pa at hindi makatulog ang Panginoong Hesus. Biro mo yan na banal na araw na. Yung santo ay yung sepulcro kasi, yung sa harapan ng simbahan, may isang taong bumili ng pintura, pinunturahan ng kulay gold, yung sepulcro nasa harap. Mayroon ding dumating na hindi nagustuhan yung pintura. Pagkatapos na nagpintura yung isa, pumalit siya, nagpintura, pinalitan niya ng maroon. At hindi na sila magkasundo, hindi kasi nag-usap. Yun ang problema natin pag hindi tayo nag-uusap. Isang araw lang, umaga, pinturahan ng gold, umuwi, pagkatapos ng nagpintura, umuwi dahil magtanghalian, ay yung pumalit ay nagkumuha din ng pintura na maroon naman, pagbalik nilang dalawa, di na sila magkasundo. Kaya sabi ko, sayang yung ating panata. Namamanata tayo, pero napunta tayo sa hindi pagkakasundo. Sana mga kunting problema sa simbahan, hayaan natin ang Panginoon ang maglutas. Sa tulong natin, siyempre. Kasi kung hindi natin tulungan ang Panginoong Hesus, hindi siya makapagbigay ng tamang direksyon sa atin. Alam nyo, ang daming tulong na ginawa ng mga tao upang matupad ang plano ng Diyos. Yung mga tao mula sa Bitanya, yung nagpahiram ng asno, walang reklamo. Sasakyan ng Panginoon. Tulong niya yon, ambag niya yon. Si Judas Iscariote na ayaw, di ba yung sa Huwebes Santo, pag magpahugas ng paa at mayroon pang mga yung balabal na may pangalan pang Pedro, Juan, wala, pinakahuli yung kukuha ng pangalan ni Judas Iscariote. Pero kung hindi siya tumulong, hindi matuloy yung plano ng Diyos ng kaligtasan. Anong tulong niya? Ipinagkanulo niya. Diba? Hirap kaya yun gawin? Hirap yun gawin dahil 3 taon silang kasama ng Panginoong Hesus. Pero nakatalaga ang Panginoong Hesus, ang si Judas Iscariote, na siya ang magkanulo. Kayo nga, mag-assign tayo dito na ipagkanulo natin ang Diyos. Walang papayag na maging Judas Iscariote. Pero ginagawa niya yon dahil matupad ang kagustuhan ng Diyos. Nung pinaliwanag ko yon sa mga magiging apostol, mag-agawa na sila sa pangalan ni Judas Iscariote. Laki palang gawain ni Judas Iscariote. Sakripisyo niya yon. Hindi nga siya tinawag na santo eh. Niwala ngang pagkilala sa papel ni Judas, dahil si Judas kasi ipinapaliwanag at ipinapahayag na anong tawag natin sa kanya? Taksil! Pero kung hindi niya ginawa yon, may matuloy ba? May magsakripisyo ba? Hindi matuloy yun. Kaya nga, ang suggestion ko nga sa mga Pilipino, magtayo kaya tayo ng isang simbahan. Tayong lahat ng mga Pilipino, sama-sama, magtayo tayo ng isang simbahan. Ipangalan natin ang simbahan na yon ni San Judas Iscariote. Tourist attraction yun. Only in the Philippines. Wala yan sa buong mundo. Eh, gusto lang din nating magkaroon ng pera sa turismo. Yun ang ipagawa natin. Pilipino yun.
maraming pupunta dito taga ibang bansa. Siyempre, magpabayad tayo. Mungkahin natin yan sa Congress para maging batas. Simbahan lang, isang simbahan ng lahat ng mga Pilipino. Lahat ng simbahan, isa lang. Maging tourist attraction ang Pilipinas. Pero, yun ay wish ko lang. Ang pangarap nyo, pangarap pa rin. Yun po, gawin natin yung nais nating pag-isipan ng mabuting gawa sa panahon ng banal na linggo. Iwas-iwas muna tayo sa kasayahan. Iwas-iwas muna tayo sa inuman. Kasi kahit Biyernes Santo, lasing na. Nagtutulak ng karo, lasing na. Di ba? Di rin maganda. Sa Pako, nagbubuhat ng pinapasanta noon. Ngayon, karo na daw. Di na nila pinapayagang pinapasan. Yung mamamasan sa Pako, dati, lasing na. Kaya, para ding sumasayaw, nagpapasan ng Panginoong Hesus. Sa Sabado de Gloria, minsan di kayo dumarating eh. Sabado de Gloria. Pero ang tawag noon ay Great Vigil. Yung pagbabasbas ng bagong tubig at bagong ilaw. Dahil bagong tubig, sinasariwa natin ang ating binyag. Nagbubuhos tayo. Sinasariwa natin ating binyag dito sa simbahan. Kaso lang, sa 10 magsisimba, parang walang gana. Pero bumalik kayo na ganito rin karami sa Sabado de Gloria. Kasi aawitin natin ang luwalhati. Yun po ang ating pagbubukas sa ating puso upang gunitain ang Panginoong Hesus na muling nabuhay. Kinabukasan Linggo, yun ang pagdiriwang ng muling pagkabuhay. At sa muling pagkabuhay, dapat piyesta. Problema natin, ang pinagpiestahan natin ay December 25. December 25, kapanganakan yun ng Panginoong Hesus. Samantalang ang muling pagkabuhay, kapanganakan ng mga Kristiyanong nananampalataya sa Panginoong Hesus. Yun dapat ang ating ipagdiriwang. Kaya sa Linggo, April 9, magpiesta tayo. Pagkatapos ng ating misa, kumain tayo. Di ko lang alam kung sino ang taya. Di ba? Kasi wala na tayong pundo. Basta kumain tayo kung may pandesal, kung may basta kumain tayo, simbolo ng ating pagdiriwang. Sa Mindanao kasi, yung lahat ng mga taga-baryo pupunta sa bayan, makiisa sa pagdiriwang, magbabaon sila ng kanila-kanilang produkto. Parang piyesta sa nayon ang ginagawa nila. At mayroon pa silang mga sayawan, palabas at cultural presentation. Hindi lang salubong yung inaabangan ng mga miyembro doon natin, kung hindi yung piyesta ng ating kaligtasan. Dito hirap kasi napuyat na sa Sabado, napuyat na sa kakahintay doon sa pagsalubong ng Panginoong Hesus at pagsalubong ng Inang Birhen. At nagalit pa nang hindi maayos pagkanta ng anghel, nainis, kaya natulog na lang. Hindi na maayos, di ba? Dapat masaya tayo. Kaya, kanina ang introduction ng ating pagdiriwang,
maggalak tayo dahil gugunitain natin ang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Huwag nating putulin. Ang problema natin, pinuputol natin. Pagpapakasakit lang at kamatayan. Ang kulang, muling pagkabuhay. Yun ang pasyon ng Panginoong Hesus. Ang ulitin ko, ang pasyon ay ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay na ating pinasimulan ngayon at tatapusin natin sa linggo na may kagalakan at kasiyahan. Nawa ay pagpalain tayo ng Diyos sa loob ng banal na linggo at gabayan tayo ng banal na Espiritu. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu,